In this video, ipapakita ko sa inyo yung simple EMA trading strategy na pinagawa ko kay ChatGPT base sa condition na gusto ko makita sa chart. Siguro mga 30 minutes ko lang ito ginawa. Hindi siya isang copy-paste lang. Ilang beses ko din pinaulit si ChatGPT para makuha ko yung ganitong results. Kasi kung simple EMA crossover lang ang ilalagay natin dito, napakadaming call signals at hindi siya profitable. At nagpalagay ako ng iba't ibang condition dito para maabot ko yung resulta na ito. Hindi ganun kataas ang win rate, hindi katulad ng ibang bot na nagawa ko na medyo mas mataas ang returns and win rate. Pero okay na yan kasi gusto ko lang naman ipakita kung paano ito ginagawa at para magkaroon din kayo ng idea sa limitations ng crossover EMA or simple moving average. Saan ba ito mas magandang gamitin at saan hindi? By the way, para sa mga nag-aabang ng part 2 sa tutorial ng crypto trading bot natin kung paano siya i-connect sa exchange, hindi ko pa siya tapos pero ang plano kong ituro sa inyo ay yung paggamit lang ng Python. Kasi maraming way yung magse-set up ng alerts sa trading view tapos gagamit pa tayo ng third party providers or interactive brokers para mag-auto buy and sell lang yung trading bot natin sa trading view sa exchange. However, may mga subscription yun. So kung ayaw natin mag-subscribe sa mga third party providers, we can use Python na lang. And then yung API sa exchange like sa Binance. Katulad nito, ang ginagamit ko is yung Visual Studio at nagraran ako ng Python bot ngayon. Meron akong current position sa Binance. Nasa testing period pa din ako dito kasi almost 300 line of codes na yung nagawa ko or pinagawa ko kay ChatGPT. At meron pang mga bug and error akong pinapolish. At kung mapapansin nyo, nagraran siya ngayon and waiting for take profit or stop loss na ma-hit. Kapag na-reach na yon, magra-run pa din siya continuously to look for new signal kung mag-e-enter ba siya for long or short position. Pero ang ituturo ko lang muna sa inyo ay yung makapag-automate kayo ng buy and sell order sa exchange for simplicity. Ang mahirap kasi dito yung pagse-setup mismo ng Python at mga libraries. Pero the rest madali na lang. Anyway, still working in progress pa din ito. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Okay? Balik tayo sa trading strategy bot natin. Madali ko lang siya nagawa kasi meron na akong ibang mga bot na na-develop bukod dito. So this is a simple exponential moving average crossover. Profitable siya for 1 hour time frame and daily time frame. Hindi siya profitable sa lower time frame, 15 minutes pababa, negative itong strategy. Maganda ito gamitin sa trending market pero hindi sa market na nag-move sideways or trading range kasi ganun yung pagkaka-design dito. It is designed for swing trading. So ano ba yung pinagawa ko kay ChatGPT? Sinabi ko kay ChatGPT na gawa niya ako ng EMA crossover trading strategy na adjustable yung settings para makontrol ko siya na magbabuy kapag mayroong crossover at magse-sell kapag nagkaroon ng cross under. Very simple. Pero gamit lang ang dalawang indicator na yon, wala tayong makukuhang magandang results. Puro pula yung lumalabas ni hindi makapag-profit ng $1 sa 200 trades. So ang sumunod na ginawa ko, pinalagyan ko ng ATR para makontrol ko yung stop loss based on volatility. Pero hindi nagbago ang results. At dahil ang strategy na ito, hindi maganda sa trading range, maraming false signals, dahil doon nangyayari yung napakadaming crossover and cross under. So sinabi ko kay ChatGPT na kailangan ang bot ay hindi papasok sa trade kapag flat ang EMA or nasa trading range. At binigyan niya ako ng controllable settings dito. Ito yung threshold for flat EMA. Kung i-adjust ko siya ng pataas, nababawasan yung trade sa trading range. Pero kailangan control din natin to. Kasi kapag sumobra tayo dyan, mawawala yung mga profitable trades na nasa trading range naman, which is hindi natin gusto mangyari. After that, hindi pa din maganda yung results para sa akin. So nagdagdag ako ng isa pang condition. Kailangan ko makakita ng higher low and lower high. So mag-e-enter lang ang bot kapag merong higher low and lower high. So for example, nagkaroon ng crossover ang price sa dalawang EMA. Umibabaw siya. Hindi agad mag-e-enter yung bot hanggat walang higher low. At kung hindi kayo familiar doon, it's a simple price action trading na na-cover ko naman dito sa channel before. At ang ibinigay sa akin ni ChatGPT ay itong settings
So controllable ko din ito kung gaano kalayo yung candle or bar. Nilagay ko 3 kasi kapag sumobra ako, bumababa yung profitability. So titimplahin natin yan at ito yung purpose ng backtest. It is based on past event at meron tayong data na pinagbabasihan. At minsan may nagtatanong kung nagamit ko na ba ito sa live trading. Ang sagot, hindi. Pero kung ginamit ko ito 3 months ago at pinalo ko itong strategy religiously, I will get 33% net profit. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-future test dito at hulaan na ito yung mangyayari sa future. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa future, kaya hindi tayo pwedeng maghanap ng certainty sa trading. Walang ganun sa investing. We are dealing with uncertainty, kahit anong ganda pa ng strategy na gamit natin. Madalas manggaling yung mga ganong question sa newbie kasi they are looking for a holy grail in trading which is never exist. Anyway, so yung settings na nakikita natin dito, malaki yung papel na ginagampanan sa trading strategy natin. At depende din yan sa trading pair, katulad nito BTC-USD sa Binance. Pero kapag lumipat ako sa ibang exchange, same BTC-USD, mag-iiba yung results. So kapag nagba-backtest tayo, make sure yung data na gagamitin nyo ay parehas ng sa exchange kung saan kayo nagte-trade. Kasi ito tested lang sa BTC-USD at pwedeng hindi siya profitable sa ibang trading pair. Maybe kailangan lang natin i-adjust yung settings nito. So ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung ginagawa ng bot. Based on condition na in-implement natin sa script, remember our condition, enter a trade kapag merong crossover, a higher low for long position, and lower high for short position. Medyo maaga yung pagpasok niya, pero depende kasi sa adjustment ng settings. At ito yung mas profitable na configuration. So pumasok yung bot dito, based on condition, ang stop loss nito sa ibaba na nakabase naman sa ATR, average through range. Nag-exit siya dito kasi nagkaroon ng cross under and then a lower high which is based on settings. At ito yung sinasabi ko sa inyo na problema sa ganitong strategy sa mga trend following yung mga crossover and cross under EMA kapag nasa trading range. Katulad nito, nag-buy yung bot dito kasi crossover pero nag-exit siya agad kasi cross under. Same dito at ito yung limitations ng trading strategy. Kaya mababa ang win rate nito, nasa 31% lang. Pero ang importante dito is yung profitability. Ito yung hindi maintindihan ng iba. Pwede tayong magkaroon ng 80% win rate trading strategy pero negative profit. Nangyayari yon kapag mas maraming wins with low returns at konting loss pero malalaki naman. Katulad nitong isang bot ko dito for lower time frame, 62% win rate, mataas pero low profits. So kung gagawa tayo ng trading strategy, kailangan natin mamili. Yung mataas ang win rate pero mababang returns or mababa ang win rate pero high return. Itong strategy magagamit nyo kahit wala kayong trading bot. Imi-mirror nyo lang. Let's say sa Binance kayo nagte-trade, meron kayong script. And if you want to play around with the script, ilalagay ko na lang sa description para ma-download nyo sa altcoinpinoy.com. Of course, this is not a financial advice. You may lose money here. Kung hindi nyo alam ang ginagawa nyo at in-explain ko naman na 31% win rate lang ito, ibig sabihin sa 200 trades na naganap, 31% lang yung winners. Ibig sabihin, mas maraming loss dito, maliliit nga lang. Para sa mga interesado lang gamitin itong code sa kanilang TradingView account, ipipaste nyo lang siya sa TradingView dito sa PineScript Editor. Kung hindi nyo pa pala napapanood yung previous video ko about trading bot, then panoodin nyo muna yon para matuto kayo gumawa ng sarili nyong strategy sa tulong ni ChatGPT. I tried several community script code dito pero hindi ko gusto yung output. So mas maganda pa din talaga yung strategy na gagawin natin ay yung familiar tayo at alam talaga natin gamitin sa actual trading. Kasi ganun naman yun, hindi tayo makakapag-code ng bot kung wala tayong alam sa trading strategy or simple TA kung hindi natin ma-explain yung nangyayari sa chart. Hindi kasi natin ma-express kay ChatGPT kung ano yung gusto natin makita sa chart. So algorithmic trading, hindi siya for beginners. Kung bagong-bago lang kayo sa trading, hindi nyo alam yung price action, yung volume, kung paano nagwo-work yung moving average, RSI, MACD, at mga candlestick, then mahihirapan kayong gumawa ng sarili nyong trading bot. And I suggest you start from basic. Meron tayong basic trading course dito sa channel at iba't ibang trading strategy na idiniscuss. Since 2019, nagsusulat na ako ng mga trading strategy sa altcoinpinoy.com nung panahon na wala pang Altcoin Pinoy YouTube channel.
So marami din akong naisulat na strategy at yung iba nga nakalimutan ko na. Anyway, kung may natutunan kayo dito sa channel, like and subscribe. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.